Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Ang ating banal na Eukaristiya ngayong Biyernes na mahalaga sa ating komunidad dito sa Quiapo, paggunita kay Santa Brígida, namamanata sa Diyos. Sa buhay niya, tinuturo niya tayo maging malapit, makaibigan, mahalin ng Panginoon sa personal na buhay. At turo din ni Santa Brígida na maging tapat tayo sa Santo Papa. Ang ating piyaldad, tayo'y laging sumusunod, tumatalima. Lahat ng mga aral na mula sa Batikano, atin pong masugid na sundin. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, isiniwalat mo ang hiwaga ng kalangitan kay Santa Brígida sa kanyang pagsasaloob sa hirap ng sakit ng iyong anak na manunubos. Bigyan mo kami ng kagalakan sa ligaya ng pagpapahayag ng iyong kalwalhatian sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Diyos, "Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at humango sa inyo sa pagkaalipin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kaya'y larawan o rebulto nang anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosang iyan, sapagkat akong Panginoon ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggang sa ika-apat na salinlahi. Ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko
hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalang Panginoon, sapagkat parurusahan ko ang sinumang bumanggit nito nang walang kabuluhan. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. Anim na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Ang ikapitong araw ay araw ng pamamahinga at itatalaga ninyo sa akin. Sa ikapitong araw, walang gagawa isa man sa inyo, kayo, ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop, o sino mang naninirahan sa inyong bayan. Anim na araw na ginawa ko ang langit, ang lupa, ang mga dagat at ang lahat ng nasa mga ito. Namahinga ako sa ikapitong araw. Itinangi ko ito at itinalaga para sa akin. Igalang ninyo ang inyong ama't ina. Sa gayoy, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay. Huwag kayong mangangalunya, huwag kayong magnanakaw, huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong pag-iimbutan ang sambahayan ng inyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asno, o ang anumang pag-aari niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang tuntuning ibinigay ng Poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Yaong paggalang sa Poon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati, pati mga hatol niya ay matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais, higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kay sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot ito, nadalisay at malinis. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Magsitayo po ang lahat. Aleluya, aleluya, aleluya.
Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang malagad, pakinggan ninyo ang kahulugan ng talinhaga tungkol sa maghahasik. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakauunawa nito ay katulad ng mga binhing na hasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilarawan ng binhing na hasik sa kabatuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumatanggap nito kagad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila, kaya hindi sila nananatili. Pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Inilalarawan naman ang nahasik sa dawagan ang nakikinig ng salita, ngunit nang abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan, ano pat ang salita'y nawalan na nang puwang sa kanilang puso, kaya hindi makapamunga. At inilalarawan ng naghasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakaunawa nito. Sila'y namumunga na may tig sa sandaan. May tig aanim na po at may tig tatatlampu. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po na po ang lahat. Ngayong Biyernes na mahalaga sa ating komunidad dito sa Quiapo, binabati namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Muli ang apil ako po sa inyo. Tayo po'y nagkakabuklod. Tayo po'y nagkakatipon. Tayo po'y nagkakasama bilang komunidad ng pananampalataya, komunidad ng Nazareno. At tayo pumunta dito sa tindi ng ulan. At kapiling natin ang mga sumusubaybay sa pamamagitan ng live streaming, magdasal po tayo sa petisyon, kahilingan ng bawat isa. Sa larangan ng pamilya, sa larangan ng kalusugan, sa larangan ng trabaho, sa larangan ng pag-ibig, puso at kaugnayan, alam natin ito. Naway tayo'y magdasal para sa katabi mo. Kung paano pinapahalaga ng petisyon mo, pahalaga natin ang petisyon ng bawat isa sa loob at labas ng ating simbahan. Naway pakinggan, paboran at sagutin tayo ng poong Senyor. Patibayin ang ating pananampalataya na mapagbasa, aklat ng Eksodo, Ebanghelyo ni San Mateo. Tulong ito sa pagbuo ng ating komunidad ng Nazareno. Unang pagbasa, Eksodo. Ang mga sa lumang tipan nito, ang pinakadakilang himala, nako, sa harapan nila ang dagat. Patakas na sila. At ang nasa likuran nila, ang pinakamalakas na puwersang militar ng paraon, mga Ehipsyo, mga pinaka-mahusay na kawal, mga karwahe nilang walang makakatalo sa digmaan o gera sa kanila. May ibit na sila. At si Moises nagpetisyon sa Panginoon, tinaas ang tungkod, at masaksihan ninyo ang kapangyarihan ng Diyos, ang dagat, tubig, na hati sa gitna. Ba? May isang mataas na pader sa kanan ng tubig. May mataas na pader na tubig sa kaliwa. At sa gitna, tuyong lupa upang makadaan ng bayan ng Israel. Himala sa mga himala, kababalaghan sa mga kababalaghan, miraklo sa mga miraklo. Sa lumang tipan, may tumalo dito sa bagong tipan ang muling pagkabuhay ng Panginoon. At bilang pasasalamat, nasaksihan ninyo
May tipan, may pagkakasundo. Sa bundok ng Sinai, ang dekalogo, ang sampung utos. Pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa Diyos. Huwag po tayong papatay. Huwag po tayong magnanakaw. Huwag po tayong makikiapid. Huwag po tayong magsisinungaling. Galangin ang araw ng pagsamba. Sambahin ang kanyang ngalan. Mahalin ang Diyos ng buo mong buhay, buo mong sarili, buo mong pagkatao. Yan po ang pagkakasundo. Komunidad ng Nazareno, maging tapat tayo sa utos ng Diyos. Pinakabasehan ito, pinakapundasyon ito. Sa ating ebanghelyo po ayon kay San Mateo, nagkikwento si Jesus, may talinhaga siya, may isang magsasaka, may isang naghahasik ng binhi ng mga butil ng mga buto. Sana maintindihan nyo kasi nasa kalagitnaan tayo ng Kamaynilaan, puro bato at simento dito, pang agricultural po. Pero siguro nakakita naman kayo ng bukid, mga palay, mga tanim. At may naghasik siya. Pinaliwanag niya ang kahulugan. Yung mga nahasik, napunta sa tabi ng daan. Ang salita ng Diyos, pumasok sa tao. Nagpaliwanag, kaya lang, natutulog. Ha? Pumasok sa kanan na tainga, lumabas sa kaliwa. Ano nangyari? Es dawala. Meron namang butil na napunta sa batuhan. Mababaw yung lupa doon. Napakaganda ng mga inspirasyon mo. Pumukaw. Nahipo ang aking damdamin. Napahiyak ako. Pero katulad lahat ng emosyon, lumilipas. Ano nga ba yun? Ano ba yun? Ha? Hindi nagtagal. Ha? Hindi na isakatuparan. Ang salita naman parang binhi na ilagay na napunta sa dawagan. Ano ito? Medyo tumagal-tagal naman ang salita ng Diyos. Ba? Naging miyembro ng komunidad. Ba? Naglilingkod. Kaya lang, pagdating sa pagpili, mga bagay ba ng Diyos? Ito na yung tukso ni taning. Nako, mga alok niya. May mga, alam mo naman, nako, mukhang yatang kaakit-akit yan, kumikinang dyan. Sasabihin sa Diyos, alam mo, okay ka, wala akong problema sa iyo, kaya lang doon muna ako, ha? Mas maganda yung alok ng kamunduhan. Meron naman, napunta sa matabang lupa, nakauunawa ng salita ng Diyos, isinasabuhay, nagkakawang gawa, mga gawain ng pagmamahal, ng pag-asa, ng pananampalataya, isinasabuhay, nagsasakripisyo, nagdadasal. Komunidad ng Nazareno na sumasampalataya, komunidad ng Nazareno na nagdiriwang, komunidad ng Nazareno na nagmamahalan, komunidad ng Nazareno na nagdadasal. Nawa tayo ang matabang lupa. Sama-sama tayo. Magkakapiling tayo. Sabay-sabay tayo na mag-aalay ng pinaka mahusay sa atin at ang ating handog, oblasyon. Bigay kontribusyon sa kanya, isang masaganang ani ang uhay. Sabay-sabay tayong kumakapit at kumakanta ng Nuestro Padre Jesus Nazareno, Viva Nazareno. Komunidad ng Nazareno, mag-alay tayo at makikita natin sa mukha ng Diyos na nakangiti sa atin. Nararamdaman natin ang kaligayahan niya
para sa ating komunidad. Meron po akong apila sa inyo ngayong panahon na ito. Bagamat komunidad tayo ng pananampalataya, sumusubaybay tayo sa datos ng siyensya. Ayon po sa Our World in Data, ang mga coronavirus ng ating mga kapitbahay dito sa Asia, tumataas na, humahampas na. Malaysia! Indonesia! Thailand! Myanmar! Matataas po yan kaysa Pilipinas. Dati po, hindi sila sanay. Kahit na yung Vietnam na, dati, wala. Ngayon, kapantay na ng Pilipinas. Mga kapitbahay natin yan. Ayaw na po natin. Eh, kayo, makikipag-away pa kayo. Eh kung 10 lang ang pipiliin, hindi na tayo makakabalik. Alam niyo po, aminado ko ha. Nung nakaraang Biyernes, marami po akong misa. Bakit? Marami pa rin mga namamatay, mga kaibigan ko, kaedad ko. Father, pwede ba mag-zoom mask ka para sa amin? Ewan ko kayo, pero sabi ko, Panginoon, patawarin mo ako, pero kailangan magdasal ako para sa kanila. Yun lang huli kong magagawa para... Marami pa rin namamatay. Marami pa rin nagkakasakit. Hindi na tayo kaya pa ba natin yan? Wala nang ayuda. Mapupuno na naman yung mga hospital, mga ICU, mga nurse, mga doktor, mahirapan. Wala na nga tayong ayuda. Hindi na po tayo makakabalik sa isang tumaas na hampas ng alon. Hindi pa nangyayari yon. Pero huwag natin sabihin, ah, hindi mangyayari yan. Iba tayo. Huwag kang magyabang. Mga kasama natin, mga kalapit na eh, talaga namumblema na. Magdasal tayo at magtulungan yun ng apil ako, mga kapatid. Hindi na natin kaya. Marami nang namatay. Marami nang kasakit. Maggastos na ang magpapagaling. Hindi pa natin kaya. Pwede po ba? Sa tulong ni Maria, ni San Jose, ni Santa Brigida, mga santong tumutulong tuwing may pandemya, lalo na si San Roque, nawa ang ating buhay ay pag-aalay ng masaganang ani alang-alang sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Ama sa Langit upang makinig ang sangkatauhan sa kanyang makapangyarihang salita at magbunga ito sa ating buhay. Tugon po natin, Panginoon, dinggin mo ang iyong salita sa amin. Panginoon, dinggin mo ang iyong salita sa amin. Ang bayan ng Diyos naway maging bukas sa salita ng Diyos at maipahayag ito sa pamamaraang mauunawaan ng lahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong salita sa amin. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway gawin ang kanilang tungkulin ng may katapatan at dangal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong salita sa amin. Ang mga magsasaka at ang mga nagtatrabaho sa bukirin, naway basbasan ng mabuting panahon at mayamang ani. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong salita sa amin. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kasiyahan at kapayapaan sa mga salita ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong salita sa amin. Panginoon Diyos, magsalita kayo sa amin at gawin mo kaming makinig sa iyo. Magbunga nawa ito ng buhay Kristiyano sa amin. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Thank you.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihain namin ang mga alay sa iyong dambana ngayong si Santa Brigida ay ginugnita. Kalakip ang taimtim naming pithaya na magdulot ang mga ito sa iyong patawad at pagpapala sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinapaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ng punyagi ng iyong anak na iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't panalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilohod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bag niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, niyahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amahalingapin may simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Ubispo, kanyang katuwang na Ubispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Ilang sandali ang ating ilaan at ipagdasal natin ang lahat ng mga yumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, Santa Brigida, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng manakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas doob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang pangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad na mainyayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahalang banal na pakikinabang ngayong si Santa Brigida ay pinararangalan, ay magdulot nawa ng liwanag at alab sa aming buhay upang maging maningas ang aming mga hangarin naming banal at maging masagana ang mga ginagawa naming kabutihan sa pamamagitan ng Kristo kasama ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanungi kayo narito pa sa daigdig maraming gumaling dahil sa pagkandanda mo sa kanila ng kamahal-mahal ang krus. Ngayon kayo nulalahati na dyan sa langit na nanalig kami ng iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Iyalay mo po sa Panginoon Diyos, siya rin ang aming mahinaing. At sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon Jesucristo at yung mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniiyak mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ninyo ang kanilang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin
at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako nila sa binyag, na ikaw ang iibigin at pagliling ko ng bilang Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Hesu Kristo. Salamat sa Diyos. Matayo.